nahihirapan ngayon dahil sa COVID-19. Diba, Jack? Hmm. Marami po ang kapatid natin na tinamaan ng COVID-19 at ang iba nga po ay pinagpahinga na ng Panginoon. Talagang hindi po natin alam kung hanggang saan ang punot dulo ng ating buhay. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa isang araw, pwedeng sa isang taon. Maglaho po tayo na parang isang iglap. Ang mahalaga po ngayon, mapaalalahanan po tayo na we need to read the Word of God. Lalo ngayon, kapanahonan po kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan ay yung kamatayan, hirap sakit ng Panginoon sa Kristo. Ngayon pong linggo, syempre, di ba po? Kahapon po, yung dun sa ano ni Pastor O'Malley, ay Pastor O'Malley, magagalit sa akin si Pastor Dave D. Guzman. Pastor O'Malley. Sorry po, Pastor Dave D. Guzman ng Hardin ng Panalanginan. Kahapon daw po, ay yun daw po yung nakasulat sa Bible na para praising lang po niya yun. Nung Miyerkules Santo, yun po yung panahon na pumunta si si Judas at tumarap sa mga Pariseo. Ano ang ibibigay mo sa akin bilang kapalit na, anong may ibibigay niyo sa akin bilang kapalit ng buhay ng taong ito? So, 10 pirasong pilak. Grabe po yun. Ipinapaalala po sa atin na mayroong Diyos na namatay para po sa bawat isa sa atin. So, sana bilang mga Christians, bilang mga mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, huwag pong maalis sa puso natin ang Panginoon sa Kristo sa buhay natin, sa puso natin, sa isip natin. Jack, let us start our service. Sige po. Samahan niyo po kami sa pag-awit ng dalawang awitin, solemn songs para sa ating Panginoon. Yung isa po ay nagpapahayag ng biyaya ng Diyos sa pagliligtas sa lahat ng tao. And this is one of my favorite songs. Kahit nung bago pa man kami magkakilala ni Pastor, talagang paborito ko na po itong kantang to. And then, yung isa naman po ay nagpapahayag na lalo na nitong Holy Week, it reminds us ng lahat ng ginawa ng Panginoon, tiniis na paghihirap sa krus ng Kalbaryo ay para sa atin at dahil sa pagmamahal niya sa atin. So, ang title po nito ay All for Love. But the first one ay Saving Grace. And known, I'm trusting in you, oh
long for you in the secret place. All I want in this life is to truly know you, Lord. As the waters cover the sea, so your love with you, Panginoon, sa goodness, sa mercy, sa forgiveness, Panginoon, we thank you for your grace, Panginoon, we thank you for your grace. Salamat, Lord, sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa biyaya mo na nagligtas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, salamat, Lord. And we know it's all because of love. All because you love us so much, oh God, so deep. Hindi kayang sukatin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat, Lord. Salamat. Deeper and deeper. Our second song is entitled All for Love. So dito po ay ipinapahayag na lahat ng ginawa sa atin ng Panginoon, lahat ng yon dahil mahal niya tayo. Lagi po natin tatandaan yan, ano, mahal na mahal tayo ng Diyos.
Nilikha niya tayo, special tayo sa paningin ng Diyos. Kung paano iniingatan niya ang mga Maya, kung paano iniingatan niya ang lahat ng kanyang nilikha, lalong-lalo na po tayo na specially ay create ng Diyos. Hindi tayo create ng sa pamamagitan na magkaroon ng tao, hindi ganon. He formed us. Inulma tayo ng Diyos. Special ang pagkakagawa sa atin. So we are special in God's eyes. Ganun niya tayo kamahal, ano po. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At sa ating pag-meditate ngayong Holy Week, nagpapaalala ito sa atin ng wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung bakit may Holy Week ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Everything I need is you, my beginning, my forever.
last time, everything I need. Everything I need is you. My beginning, my forever. 'Cause everything I need is you. It is you. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po kami ay lumalapit sa gabing ito. Muli, nagpapalinis kami ng aming puso at isipan upang malaya pong makakilos ang iyong banal na espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Dahil kapag kami may bahay na karumihan, Panginoon, iyon po ang nagiging hadlang para hindi po malayang makakilos ang banal na espiritu mo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, tunay na ikaw ang aming sasambahin, luluwalhatiin at dadakilain. Sa gagamitin mo po magsasalita sa gabing ito, Panginoon, kay Jack Russell, langisan mo po ang kanyang labi, ang kanyang dila, Panginoon. Upang ang makakapakinig po ng iyong banal na salita ay amin pong maisa puso, maisa isip, Panginoon, at maipamuhay po namin ito, Panginoon. Lord, nawa ang mga learnings na aming matututunan ay maibahagi rin naman po namin sa community ng aming ginagalawan, Panginoon. Although napakahirap po ngayon dahil nga po ang ECQ, lockdown. Nawa, Panginoon, ang dalangin ko po, Panginoon, na ikaw na po ang humawak sa aming lahat, Panginoon. Lalo na sa panahon po ngayon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. Okay po, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga kasama po natin tonight. To join us sa atin pong midweek service, sa ating pag-aawitan, panalanginan, and pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ano po? Muli ay magandang gabi po sa bawat isa sa atin. So, ngayon pong gabi, ang atin pong pagbubulay-bulay, yan, ang hirap pala, nawawala yung ano eh. Nasaan ba yung ano na ito, clip? Ay, nawawala po yung clip. Hindi namin alam po sa napunta. Ayan, baba ko na lang po, ano. So, para makagalaw pa po ang aking kamay. Rinig naman po. Rinig naman po, kahit nasa baba yung atin pong lapel, ano. Rinig naman. So, ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay mula po sa aklat ng Juan, chapter 13, verses 1 to 17. Pero ang akin lamang pong babasahin ay ang verses 1 hanggang 5 at saka verses 12 hanggang 17. So, ikakat natin dun sa gitna. Ano po. So, nais ko pong basahin ang ating talata ngayon ng 13. John chapter 13, 1 to 5 and then 12 to 17. Ganito po ang sinasabi. Bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya sa Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan. At alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad
at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywa. Verses 12 to 17, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama naman kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakahihigit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo." So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, tayo po'y saglit na yumuko at tayo po ay pumikit at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muling pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, upang muling mapaalalahanan ng inyong mga salita. Salamat, Lord, sa oras na ito na inilaan niyo po para sa amin, Panginoon, upang mas lalo pa kaming lumalim sa amin pong relasyon sa inyo at mas lalo pang tumatag ang aming pananampalataya sa inyo. Dalangin po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay upang sa amin pong pakikinig ng inyo pong mga salita at pagbubulay-bulay nito sa gabing ito ay maunawaan namin ang nais mong ibibahatid sa amin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, Panginoon, na malayang kikilos sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, saglit lang po ah. May batang dumikit sa akin para maglaro, Pastor. Baka mas marinig nyo pa po yung laro ni Jaira kaysa sa mensahe natin ngayon. Ayan. So muli po ay magandang gabi sa ating lahat. Isang pribilehyo po na gamitin ng Lord para mag-share sa inyo ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Ano po? Last midweek, ang ating pong naging tagapagsalita ay ang Pastor Jimmy. At purihin ng Panginoon sa gabing ito ay ako po ang gagamitin ng Panginoon para sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Familiar po ba tayo sa ating teksto ngayon, sa ating pong batayang talata? Well, taon-taon po ay madalas po itong nagagamit na talata, ano, lalo na bago mag seven last words. So tomorrow will be our seven last words service sa ganap na alauna ng hapon. So, itong talatang ito ay madalas po nababanggit sa tuwing Holy Week, ano po. And every time na pinagbubulay-bulayan po ito, may iba't ibang mensahe tayong napupulot. Sabi nga, ang salita ng Diyos, sa tuwing ito ay ating pinagbubulay-bulayan, laging sariwa yung mensahe na nais ihatid sa atin ng mga talatang ito. At kung papansinin niyo po, itong John chapter 13, ayon sa pag-aaral ng mga Bible scholars, ito na po yung huling gabi ni Jesus bago siya ipako sa krus. Ano po? So, ito po yung magandang tanong sa bawat isa sa atin, ano po, ngayong gabi. Paano kung nalaman natin na mayroon na lamang po tayong isang araw para mabuhay? So, at ngayong gabi na po, yung ating huling gabi. So, ano po ang mga bagay na nais nating gawin o gagawin natin sa gabing bago tayo pumanaw sa mundong ito kinabukasan? So, ito po kasing pangyayaring ito sa buhay ni Jesus. Ito na yung binasa nating talata. This was his last night. Kumbaga,
huling gabi, bago siya pahirapan, bago siya ipako sa krus. So, it's interesting na malaman kung ano yung ginawa ng Panginoon. Ano. Pero, paano kung tayo yung nasa sitwasyon? Katulad ni Jesus. Paano kung tayo yung, katulad ni Jesus, na tayo nandun sa sitwasyon na alam na natin na mamamatay na tayo kinabukasan. And we have only one day to live. And this is our, this will be our last night. So ano yung gagawin? Ano kaya yung posibleng gawin po natin? Sige nga, naisip na nyo na po ba yun? Kasi taong-taon, pinag-aaralan natin ang tungkol sa hirap, sakit at kamatayan ng Panginoon. Pero what if tayo yung nasa kalagayan ni Jesus? Ano kaya yung gagawin po natin sa huling gabi natin sa mundo? Bigyan ko po kayo ng 1 minute para isipin yung kung sakaling dumating tayo sa puntong ganoon na ito na yung last night natin, bukas ay mawawala na tayo sa mundo, anong gagawin natin ngayong gabi? Nakaisip na po tayo. Perhaps, mayroon po sa atin, kung alam na niya na mamamatay na sa kinabukasan, mayroon po sa atin na hihingi na siya ng tawad sa mga nagawa niya ng kasalanan. O kaya naman, patatawarin na niya yung mga nakagawa sa kanya ng kasalanan. Kasi last night niya na yun, mahirap mamatay ka ng may sama ka ng loob sa kapwa, di ba? So, hihingi na siya ng tawad. May mga tao na ganun ang gagawin. Yung iba naman, alam naman niyang wala siyang kasalanan or walang tao na nakasakit sa kanya, walang kailangan patawarin or what. Ang ginagawa na, for sure, ang gagawin ng ibang tao, i-enjoy na nila yung kanilang huling gabi para naman maganda-ganda yung memory, ano, ng mga iiwan niya pag siya ay pumanaw na. So, i-enjoy niya na ang gabing yon. Pwede magpapakasaya na sa buhay niya. May mga ganung taong mag-isip, eh, 'di ba? Pag lalo na pag alam mong kinabukasan mamamatay ka na. And then meron naman yung iba, ipaparamdam na niya ang kanyang pagmamahal. Ipaparamdam na nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga iiwan na knowing na nalilisanin mo na ang mundong 'to, iiwan mo na ang mga mahal mo sa buhay. Siguro may mga iba sa inyo nag-iisip na ipaparamdam ko na yung pagmamahal ko sa aking pamilya. Baga, last ano mo na yun eh, last chance mo na para maiparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal sa kanila. Yayakapin mo sila, iiyak kayo ng sama-sama, di ba? At syempre, yung iba, magsasabi na ng kanya-kanyang huling habilin para sa mga may iwan. O ikaw ganito, ganyan. O ikaw, wag mong pababayaan si ganito. O ganito, ganyan ang gawin mo kapag ganito. So, malamang ganun po yung iba ninyong naiisip. Ano po? Ito man ang ating huling gabi. No? Si Jesus, alam niya na eh. Alam na ng ating Panginoong Jesus na mamamatay na siya. So, ito na yung last night ni
kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Alam niyo po, dun sa pagkakasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, medyo mabait-bait pa yung pagkakasabi ni Jesus po dun eh, no? Masarap pa siyang pakinggan sa tenga. Pero siguro, kung tayo po yung magbibigay ng sarili nating version, dun sa salita ni Jesus, parang sinasabi na, mahiya naman kayo. Kung ako nga na mas mataas sa inyo, eh, nagawa ang pinakamababang gawain. Kayo pa kaya na mga alipin ay hindi nyo kayang gawin sa inyong kapwa alipin ang aking ginawa. So yun ay kung tayo yung magbibigay ng version, ano po. Pero syempre, si Jesus yon punong-puno ng pag-ibig, talagang positibo sa lahat ng bagay, ano. So ang pagkakasabi niya, kung ako na inyong Panginoon, nagawa ito, gawin nyo rin ito sa iba. So, ano po yung gustong sabihin ni Jesus nung sinabi niya po ito sa verse 13 at 14? Ibig sabihin, kung siya nga na kaya niyang magpakumbaba, kung siya nga na kaya niyang maglingkod at gawin ang pinakamababang gawain na tulad ng isang alipin, nagawa niya yon. How much more tayo? Na kung ikukumpara sa Panginoon ay mababa, mas mababa. Na kung ikukumpara sa Panginoon, tayo ay alipin, siya ang Panginoon, siya ang ating Master. Pero yung Master natin, yung Lord natin, nagawa yon. Bakit hindi natin magawa? Ang taas-taas ng ego natin, ang taas-taas ng pride natin, hindi natin mapaglingkuran ang ating kapwa. Samantalang si Jesus, na ating Panginoon, nagawa niyang paglingkuran ng kanyang mga alagad. Nagawa niyang hugasan ng paa ng kanyang mga alagad na nagpapakita ng humility and servanthood. Sino tayo para magmalaki sa Panginoon? Sino tayo sa harapan ng Diyos? Pare-pareho lang naman po tayo sa harapan ng Diyos. Walang mas mataas, walang mas mahusay, walang mas magaling, walang mas banal, walang mas matuwid. Di ba po? Mahiya naman tayo sa Panginoon kung siya nagawa yon, nagawa niyang magpakababa, nagawa niyang maglingkod. Dapat kaya rin natin gawin. Lahat tayo ay alipin. Walang dapat maghangad na siya ay paglingkuran ng kanyang kapwa. Dapat tayo mismo ang naglilingkod sa ating kapwa. Ano po? Huwag nating tingnan ang ating mga sarili na mataas. Nakakahiya sa Lord. Noong time na yan, ano po, nai-imagine ko, wala isa man sa mga alagad ang nakaisip na maghugas ng kanilang paa, kasi yun po yung ano eh. Yun yung custom sa kanila. Bago kumain, dapat maghugas ng kamay, maghugas ng paa. Tradition sa kanila yan, sa mga legalistic. Pag ikaw nakita ka ng mga Judaizers nung panahon na yon, nako, mababatas ka. Pero nung time na yun, walang nakaisip sa kanila na maghugas ng kanilang mga paa. Hindi nila hinugasan yung kanilang paa. At hindi nila naisip hugasan ng paa ng Panginoon.
kahulugan po ito ng forgiveness and restoration. So, alam po natin na, ayan, pasensya na po, may tumatawag, ano po, wag po munang tatawag at may gawain po tayo. So, alam po natin na ito pong paghuhugas ng paa ng Panginoong Jesus ay figuratively speaking ay meron pong spiritual significance. So, ang paghuhugas ng paa na ginawa ng ating Panginoong Jesus ay may kahulugan. Lilinisin ni Jesus ang ating karumihan o kasalanan sa pamamagitan ng dugong dadanak sa krus ng Kalbaryo. Siya at siya lang ang tanging handog sa ikatutubos ng ating mga kasalanan at karumihan at wala ng iba. So yung paraan ng paglilinis ng Panginoong Jesus ng dumi sa paa ng kanyang mga alagad ay nagpapakita at nagtuturo tungkol sa cleansing o forgiveness and restoration. Alam naman po natin na ang dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo ay ang paglilinis at pagtutubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ito yung naglilinis sa ating mga kasalanan. So ano po ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya sa verse 14b na dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. So dito po, nangangahulugan na lahat ng tao ay may dumi sa paa. Tama po. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat ng tao may dumi sa paa. Ano pong ibig sabihin nun? Meaning, lahat ng tao marumi. Lahat ng tao makasalanan. Roma 3:10, walang matuwid. Wala kahit isa. Meron po ba sa atin ngayon na makapagsasabing wala siyang kasalanan? Na siya ay matuwid? Kaso in reality po, ibang attitude ng maraming tao. Ibang ang attitude ng maraming tao. Sabi po ni Charles Spurgeon, "It is easy for us to criticize those with dirty feet instead of washing them." Ano po? In reality, maraming tao mas madali pang i-criticize, mas madali pang punahin yung dumi sa paa ng isang tao kaysa hugasan ito at linisin. Tama po? Mas madali pang punahin yung pagkakamali ng iba kaysa tulungan silang mawala yung dumi na yun o yung karumihan na yun sa kanila o sa kanilang kapwa. Christ's way is very different. Ibang-iba. Ibang-iba ang paraan ng Diyos. Ano po? Ibang-iba ang ginawa ng Panginoong Jesus sa karumihang nakita niya sa kanyang mga alagad. Wala siyang sinabi. Hindi sinabi ni Jesus, ano ba yan? Hindi sinabi ni Jesus nang naguhugas siya ng paan. Ang dami niyo namang dumi sa paan. Ano ba yan? Hindi ba lang kayo marunong mag-ganito? Ganyan. Ano ba kayo? Merong isang term po kasi sa amin. Hindi ko alam kung sa Ilocano term lang ito. Sabi, ang dudugyot nyo, yung tipong ganun. Parang ang dumi-dumi nyo, ganun, ano. Hindi sinabi ni Jesus yung... Wala siyang sinabi, in fact. Wala siyang sinabi nung hinuhugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Wala siyang binitawang salita. Hindi niya sinabi na napakarumi ng kanilang paa. Ano po yung ginawa ni Jesus? He just took the basin and wash, basin with water, of course, and wash their feet. That's it. Kinuha niya yung basin, yung palangganan, nilagyan ng tubig, hinugasan ng paa ng kanyang mga alagad. Wala siyang salita, wala siyang sinabi. Ginawa niya lang yun. Nagugas lang siya ng paa. Kung magre-reflect po tayo sa ating sarili, sa ating buhay. Di ba? Madalas na lang sinasabi, sa 10 ginawa mo, sa 10 ginawa mo,
yung siyam doon mabuti, yung isa doon mali, magfo-focus na sila doon sa mali. I-judge ka na ng tao doon sa yung pagkakamali. Yung parang sa ano, viral ngayon, sa lugaw-lugaw. Kumabasahin niyo po yung post nung babae na nag-viral lang dahil sa lugaw. Sabi niya, dami ko namang ginawang mabuti sa barangay, pero dahil sa isang pagkakamali ko, tinanggal ako sa trabaho. That's reality. Ganyan ang ginagawa ng maraming tao. Mas mabilis tayong humusga kaysa tulungan yung taong bumangon sa kanyang pagkakamali at linisin ng kanyang kasalanan. Mas mabilis tayong mag-judge ng tao. Punahin yung dumi niya kaysa tulungan siyang alisin yung dumi. Forgive and restore. Lahat naman ng tao nagkakamali. Lahat po tayo nagkakamali. Tinuro na nga ni Jesus yan, di po ba? Nung si Mary ay babatuhin hanggang sa mamatay dahil sa kanyang kasalanan. Sabi ni Jesus, sige, bumato ang walang kasalanan. O. Walang bumato, isa man sa mga taong nakapaligid kay Mary, even the Pharisees. Kasi alam nila na sila din ay makasalanan. Na sila din ay nagkakamali. Siguraduhin po natin na kapag may binato tayo sa ating kapwa, hindi babalik sa atin. Tsaka wala naman tayong karapatan humusga ng tao. Wala tayong karapatan. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Iba-iba tayo ng nagagawang kasalanan. Maaring siya, ganito yung kasalanan niya, sinabi niyang lugaw is not essential. Ikaw, pagsalita ka ng masama sa iyong kapwa o nagsinungaling ka o nagnakaw ka. Hindi po ba? Yung paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad ay nagpapakita ng forgiveness and restoration. Yung paglilinis ng Panginoong Jesus sa ating kasalanan, sa ating karumihan, dapat ganun din tayo sa ating kapwa. Tulungan natin sila instead of criticizing yung kanilang karumihan, yung kanilang pagkakamali, yung kanilang kasalanan. Why not forgive them? Why not tulungan sila na makabangon, na ituwid ang kanilang pagkakamali? Magtulungan, ano po, magtulungan sa isa't isa. Kung kanina sabi natin, maglingkuran sa isa't isa, ito naman, magtulungan tayo sa isa't isa. Huwag tayong maghusgahan. Magtulungan tayo sa isa't isa na makabangon, na ma-restore, na magpatawad sa ating mga pagkakamali. Kung si Jesus nga, nagawa tayong patawarin sa ating kasalanan, di ba? Sino tayo? Who are we? Para hindi naman magpatawad ng ating kapwa. Minsan ang nakakalungkot, kung sino pa'y nakagawa ng kasalanan at pinatawad siya, sila pa yung mga taong hindi marunong magpatawad. Nakala mo, wala rin siyang nagawang kasalanan. E siya nga itong nakaranas ng pagpapatawad, tapos siya mismo hindi siya marunong magpatawad. Nakakalungkot po. Kaya sabi ni Jesus, kaya napaka-powerful nung huling itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Humility and servanthood, forgiveness, and restoration. Sabi sa verse 17, ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Hanggang sa huling gabi ni Jesus, nakasama po ang kanyang mga alagad. Tinuruan sila ni Jesus. He's the great teacher ever lived here on earth. Si Jesus
ang dakilang guro. At hanggang sa huling gabi niya, nagturo pa rin siya, teaching them important principles in life by example. Ginawa niya po ito dahil mahal niya ang kanyang mga alagad na kanyang iiwan. Ano po ang sabi sa verse 1? Mahal niya ang kanyang mga tagasunod sa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Kaya kung mahal po natin ang ating mahal sa buhay at ang ating kapwa, turuan din po natin sila. And katulad ng ginawa ni Jesus, turuan natin sila by example. Ano po? Ano po ang ituturo natin sa kanila? Ang tungkol sa pagsunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Matthew 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kung mahal natin ang ating kapwa, kung mahal natin ang ating mahal sa buhay, tuturuan natin silang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Diba po? Turuang mamuhay ng may humility at servant heart, at turuang magmalasakit at magtuwid sa kapwang nagkakamali sa halip na husgahan ito. At ang pinaka-effective na pagtuturo ay teaching them by example. Kaya sa mga magulang na kasama po natin ngayon, kung may nais tayong ituro sa ating mga anak, ipakita natin ito by example. Tayo muna ang unang sumunod sa utos ng Diyos para tutularan din tayo ng ating mga anak. Ano po? Si Jaira, hindi yan matututong mag-pray. Kung sinasabi lang namin na mag-pray siya. Pero nakikita niya po sa amin ang pananalangin. Kung hindi nakikita sa atin ang ating mga anak ang manalangin, ay hindi yan matututo mag-pray. So tayo po magturo sa kanila by example. Ano? Turuan natin sila kung mahal natin sila. At ang effective na pagtuturo is by example. So ang huling ginawa ni Jesus bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo ay nagturo sa kanyang mga alagad by example. Mawawala po tayo sa mundo, pero hindi makakalimutan ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga ginawa, ipinakita dito sa lupa, na kung saan ay nagturo sa kanila ng maraming bagay. Panghuli, nais ko pong banggitin yung spiritual significance nung detailed na ginawa ni Jesus ayon kay David Cusick. Ano po? Sabi niya, Jesus rose from supper. Diba, tumayo si Jesus. Nag-ahapunan kasi sila eh. So after nun, tumayo si Jesus. Jesus rose from supper, a place of rest and comfort. Diba, kapag nagkakainan po tayo, payapa, comfort, ano yung comfort zone natin, tahimik, kain lang, pakabusog, ganyan. What does it mean? What's the spiritual significance of it? Or meaning nung pagtayo ni Jesus mula sa kanyang pagkain ng hapunan? Jesus rose from his throne in heaven, a place of rest and comfort. Just like nung last supper na place of rest and comfort, ganun din si Jesus, nasa trono ng kataas-taasang langit, ano po? Nasa kanya ang kaluwalhatian. Yun ang place and comfort. Jesus laid aside his garments, taking off his covering. Anong ginawa ni Jesus? Tinanggal niya yung kanyang balabal. So anong ibig sabihin po nito? Jesus laid aside his glory, taking off his heavenly covering. Inalis ni Jesus yung kanyang karangalan, yung kanyang kaluwalhatian, yung glory. Nagpakumbaba siya. Inalis niya yun. He took off the covering, the garments, which means he took off the glory. Hindi siya na natiling kapantay ng Diyos, diba? Siya ay nagpakababa. Filipos chapter 2:6. Siya ay nagpakababa. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos.
alang-alang sa atin. Jesus laid aside His garments. He took off His covering. And then Jesus took a towel and girded Himself, being ready to work. Di ba? Yung kanyang balabal sa baywang. So ano daw ang significance nun? Jesus took the form of a servant and came ready to work. Nakahanda. Ibig sabihin, nakahanda siyang magtrabaho. Parang sa mga tricycle driver, di ba may mga good morning towel? So, ibig sabihin, kapag may mga good morning towel na, o kaya nakasampay dito, ready to work na. So, ganun din daw ang Panginoong Yesus, ano? So, yung pagkakasukbit ng balabal sa kanyang baywang, nangangahulugan na handa ang Panginoong Yesus para maglingkod at paglingkuran ang kanyang mga alagad, ang lahat ng tao. Jesus poured water into a basin, ready to clean. Nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at handa siyang maglinis ng dumi ng kanyang mga alagad sa kanilang mga paa. Ano po ang ibig sabihin nun? Jesus poured out His blood to cleanse us from the guilt and penalty of sin. Yung paglilinis, yung tubig sa palanggana na kung saan ay ginamit ni Jesus para linisin ang dumi ng paa ng kanyang mga alagad. Nangangahulugan din yan ng pagdanak ng dugo ni Jesus para linisin ang ating mga kasalanan. And lastly, after washing the feet of His disciples, Jesus sat down after washing their feet. Ano po ang ibig sabihin nun? Jesus sat down at the right hand of God and Father after cleansing us. Di ba po? Ano po yung sinasabi sa ating pananampalataya? Nakaranas ng hirap, sakit at kamatayan, umakyat sa langit, at ano pong ginawa? Umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. So after tayo malinis sa kasalanan, after mamatay ni Jesus, umakyat sa langit, He rose again at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. So amazing. Napakahiwaga, napakakamangha-mangha ng ginawa ng Diyos para sa atin, ano po, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hanggang sa huling gabi niya, tinuruan niya ang kanyang mga alagad kasi mahal na mahal ni Jesus ang kanyang mga alagad, naiiwan. At nais niya na pag siya ay umakyat na sa langit, may apply ng kanyang mga alagad yung kanyang mga itinuro. Ano po yung itinuro ni Jesus sa kanyang huling gabi? Itinuro ni Jesus ang tungkol sa pagpapakumbaba, humility and servanthood. At pangalawa, itinuro ni Jesus ang tungkol sa forgiveness and restoration. Na sana tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon, bilang mga alagad na nananampalataya at sumusunod sa yapak ng Panginoong Jesus, maisagawa po natin ito. Maisagawa po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli po ay magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y saglit na yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin at pagtuturo sa amin ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa isa't isa. Salamat din po sa pagtuturo sa amin na magpatawad at tulungan ng aming kapwa na manumbalik, Panginoon, sa inyo. Dalangin po namin, Lord, na masumpungan mo na tapat kami na isinasagawa ang inyong itinuro sa amin, Panginoon, sa gabing ito, na hanggang sa huling hininga ng aming buhay, masunod ka namin, Panginoon, magawa namin ang lahat ng utos mo sa amin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Panginoon,
Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw nga lamang ang kataas-taasan. Ikaw nga lamang aming sasambahin, paglilingkuran, iibigin at susundin. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at God bless po sa bawat isa sa atin. Ano, naway na pagpala ang bawat isa sa atin ng salita ng Panginoon. God bless po. God bless po.